mapanood sila kung ano, para malaman nila kung ano yung mga kinalakan natin. Okay. Bago tayo magsimula, iniling ko si si Gigi Rose Pedro na manguna sa, para sa ating panalangin. Okay, good afternoon, sir. Okay. Let us all close our eyes and let us pray. Dear Lord, thank you so much for this afternoon, and we pray that you will give us wisdom and knowledge for this afternoon, Lord, for our discussion. And bless each one, and this is all I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Okay. Muli, magandang hapon, gabi sa inyong lahat. At sa araw na ito, ang sisimulan na natin yung formal na talakayan patungkol sa ating asignatura, ang Dalumat ng sa Pilipino. Okay. Kahapon, pinasa ko advance yung isang article. Okay. Ang article kasi na yun, guys, naglalaman siya ng mga impormasyon patungkol sa pagdadalumat. Okay? Pag nabasa nyo yun siya, syempre medyo ang iba sa inyo na siya kasi may part doon na parang magulo siya, pero kung uunawain natin at iintindihin, makukuha natin yung punto nung binasa natin ng article. Kung saan, ito yung tatalakayin ko sa gabi o hapong ito. Yan, paki-check kung meron na ba ang presentation, nakikita na ba? Okay, nakikita na. So, itong dalumat field na asignatura ay ito, babasahin ko yung introduction niya sa ating syllabus. Ito ay isang maagwat na kurso, nagpapalawak at nagpapalalim sa kasanayan. Tama ba? Nagpapalalim sa kasanayan sa malalim at mapanuring pagbasa, pagsulat at pananaliksik sa wikang Filipino sa iba't ibang larangan, sa konteksto ng kontemporaryong sitwasyon at mga pangangailangan ng bansa at ng mga mamamayang Pilipino. Okay. Particular na nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pagbasa at pagsulat gamit ang mga makabuluhang pananaliksik sa wikang Filipino bilang lunsaran ng pagpapalawak at pagpapalarim lalim ng sa kasanayan, kakayahan at kamalayan ng mga estudyante na malikhain, mapanuring makapagdalumat o makapagteorya sa wikang Filipino batay sa piling lokal at dayuhang konsepto at teorya ng akmang konteksto ng komunidad. Okay. So yun yung panimula ng ating nakalagay sa ating syllabus. Ngayon, syempre, aalamin natin kung paano ito ginagawa, itong dalumat ng sa Filipino. Sige, magsimula na tayo. Okay. Ito yung tanong doon sa binasan yung artikulo, ayun, kung saan paano mo masasabing hindi nahikain ang wika ng teorya sa wikang Filipino? Paano daw natin masasabi na hindi na hikain? Okay, ibig sabihin parang, 'di ba, parang gina down or low grade yung ano natin. Downgrade yung wika natin na Filipino. Ngayon, malalaman natin o masasagot natin mamaya tong katanungan na ito. Kaya babalikan natin, ha? Okay? Ulitin ko, ang tanong is paano natin masasabi na hindi na hikain or parang mababa ang wika ng teorya sa wikang Filipino. Okay. Paniniwala ni Dr. Isagani de la Cruz, ay na nasobrahan, walay de la, guys. Dr. Isagani R. Cruz, na sa wikang Filipino, sa palagay ko, ang hinaharap ng teorya ng mundo. Sa wika natin, mabubuo ang teoryang titingalain ng buong mundo sa darating na daan taon. Okay, bago tayo
patuloy, ano ba ang teorya? Sino may idea kung ano yung teorya? Base sa kanyang pag-uunawa, sa pagkakaintindi. Okay. Ako guys, hindi ako mahilig magpili ng tao. Ang ginagawa lang nila is nag-raise hand. Okay, para hindi ma-pressure. Okay. Siyempre, ginagraduhan ko kung sino yung sumasagot. Ngayon, ang tanong ko, ano nga ba ang teorya? Base sa inyong mga napag-aralan sa ibang subject, ano ang teorya or theory? Sige. Sino? Sinong gustong magbigay ng kanyang idea? Pindutin lang yung or magtaas lang ng kamay. Sino? Ayun, si... Sino yung nagtaas ng kamay? Okay, si Suiko. Para sa akin, sir, ang teorya ay ito ay isang salita na maaaring masasabi natin like for example is pag-obserba sa isang kabagay or pag-aaral sa isang bagay, sir, na kung saan tumutukoy ito sa mga mga haka-haka na mga pag-iisip, kumbaga not sure pag siya, sir, murag wala pa siya valid ano ba kanang evidences kung talagang totoo ba talaga yung isang bagay bago siya maging isang tawag doon maging theory bago siya maging kalimutan ko. Okay, bago siya parang tawag nito bago siya ma-approve sana. Oo, ma-approve para siyang maging kung sa tawag pa sa amin pa sa native sa English na sir kanang oo, may term yan siya kung i-connect pa natin siya sa mga kung theory, ito yung parang basihan para makagawa ng approach. Parang ganun. Ano yes, siya. Sige. Salamat, Suiko. Okay, sino pa? Sino pa may idea para sa kanya? Ano yung theory? Chorya, ganun. Sino ang may idea pa? Salamat, Suiko. Meron pa ba? Gustong magdagdag ng impormasyon? Bago tayo mag-continue or magpatuloy? Meron pa ba? Okay, si Obas Anthony. Yes, sir. Ang teorya ay isang pag-aaral kung saan hindi pa napapatunayan, sir, pero tumutukoy sa mga sir, nag-aaralan, pero kinakailan pa ng masusing pag-aaral para mapatunayan. Pero pinag-uursudahan pa lang, sir. Okay, salamat sa inyo. Okay. So, ayon sa kanila, ayun. Tama 'yun, guys, yung ito. Ito naman yung para sa akin, okay? Ang pagkakaunawa ko sa teorya din, ito yung parang pag-create ng concept. 'Di ba kung sa scientific pa, 'di ba kailangan pa na i-test bago maaprubahan, tama yung sabi niyo sa klase niyo, okay? Tama 'yan. Para siyang concept. Ito yung pagko-konsepto ng isang bagay kung saan ayon kay IRC o Dr. Isagani R. Cruz, yung wika daw na Filipino ay, tawag nito, siya yung magiging future, okay, ng paggawa ng theory, okay, kung saan na sa sunod, itong wika daw natin ay magagamit natin sa, tawag nito, makakabuo ng maraming teorya. Alam niyo 'yon, makakabuo siya ng maraming teorya na makakatulong sa atin. Ganun ang pagtingin niya sa ating wika. Okay, kung saan napaka-superior ng ating wika. Dito malalaman natin kung bakit niya nasabi na tawag nito parang very powerful or makapangyarihan ng ating wika. Okay, doon sa binasa niyong article, 'di ba may mga punto doon? Pero kinuha ko lang yung pinaka-importante para malaman nyo kung ano nga ba yung pagdadalumat o yung dalumat. Okay? May kakayahan ang wikang Filipino na magamit ito sa pagdadalumat. Okay? Upang higit na mapayabong ang karanungang Filipino at araling Filipino. Okay? Ibig sabihin yan,
Sige, paliwanag ko muna to. Yung wikang Filipino natin ay magagamit daw natin sa pagbuo ng teorya or konsepto. Ayan, teorya o konsepto kung saan sa pamamagitan nun ay papataas pa nating estado ng wikang Filipino. Sapagkat alam naman natin na yung wikang Filipino ay yung iba minamaliit lang lamang ng iba. Ito, ayon kay IRC ni Dr. Isagani R. Cruz, hangarin kong ipakita or hangarin niyang ipakita na mas mayaman ang wika natin kaysa sa banyagang wika. Dahil mas marami tayong salitang maitutumba sa konseptong langyaw o yung salitang banyaga. Okay? Ang konseptong langyaw o salitang banyaga ay isa. Okay? Ito, halimbawa na lang. Sige, mamaya na natin puntahan yung teorya. Halimbawa, ang salitang world. Ang world in English. Ano yung mga translation niya? Anong maaaring gamitin natin na salita na makakatulong para i-translate? Ano sa Tagalog ang world? Mundo. Okay, mundo. Ano pa? Ano yung mga possible? Daigdig. Okay, daigdig. Ano pa? Meron pa ba? Mundo, daigdig. San sinukob. Tama? San sinukob. Ginagamit yan na term? Okay. Okay, kung napapansin nyo, doon pa lang sa example natin, no, world, di ba? Na patunayan na mas mayaman yung wika natin kasi marami siyang translation. Okay? Ngayon, balikan natin yung teorya, yung salitang teorya. Ito, bakit nasabi ni IRC na mas mayaman ang ating wika kaysa sa wikang langyaw? Okay, yun na yung example natin kanina, yung salitang world. Okay? Okay, punta tayo kay teorya. Ito, kay teorya. Okay, pag sinabi natin teorya, okay, ito yung pag-aaral sa pangkalahatang isyong bumabalot sa literatura, sining kultura, tulad ng papel ng literatura sa mundo, kung maari ngang matuklasan ang kahulugan ng isang likhang panliteratura o relasyon ng literatura sa wika. Okay? Ito rin siya ay pwedeng tawag nito. Hindi lang siya nakafocus dyan. Pwede rin sa agham. Diba? Meron din tayong mga teorya sa agham. Yan yung parang kahulugan niya talaga. Ngunit, para kay IRC, okay, ang angkop na gamitin na salita ay ang dalumat. Okay? Bakit? Bakit nasabi na instead, imbis na teorya na salita ang gamitin, dalumat dapat ang gagamitin? Kasi yung teorya ay mula lang yan sa salitang theory. Di ba? Gitagalog ra siya. Tama? Kasi yung iba sa atin nga, kung tatanungin ko, di ba, ang alam lang natin na translation ng theory ay teorya, tama? Yun lang yung alam natin na sali ng theory, teorya. Okay, pero ayon kay IRC, ang pinakamagandang kahulugan o deep, tawag nito, pagsasalin ng theory ay ang pagdadalumat. Mamaya, aalamin natin kung bakit. Kasi dito, ayan, mula sa etymology ng theory, ayan, ito ay nangangahulugan na contemplation, ayan ha, nanggaling siya sa Griego na wika, ayan, contemplation, speculation, looking at, things to look, ayan, from theoren to consider, speculate, look, ayan, theoros, speculator, ayan, kung napansin ninyo, more on ginagamitan siya ng mata. Okay? You know, may look na mga term. Yung speculation. Di ba yung speculation ginagamitan rin ng mata, tama? And syempre, tawag nito. Ginagamitan siya ng mata para for example, ma-speculate mo kung ano yung pwedeng mangyari. Kung may gagawin kang experiment, gagamitan mo siya ng mata. Kung napansin nyo, more on mata, tama? Ang original na kahulugan ng teorya. Okay, ngayon, dito naman sa dalumat, bakit
bakit kay bakit mas okay ang dalumat? Okay, ito naman yung pagpapakahulugan ni panganiban sa dalumat. Okay? Ito ay kasing kahulugan ng paglirip. Okay? Kung saan at panghihiraya na sa English ang kahulugan niya ay ganito. Ang ibig sabihin, very deep thought, abstract conception. Okay, asan mas tingin ninyo na mas parang mas malapit sa kahulugan ng theory? Yung asan na 'yun? Asan ba? Ang sa tingin niyo mas okay na kahulugan ng theory itong itong nasa screen or itong sunod? Sunod, sir. Okay, itong pagdadalumat. Kasi parang mas akma siya kung napapansin ninyo. Yung very deep thought, abstract conception. Kasi di ba, konsepto yung mga teorya. Okay, ngayon, tanong ko sa inyo, paano nangyayari ang pagdadalumat yan, guys? Pagdadalumat ng salita. Kasi yun man din talaga ang patutunguhan ng prelim natin patungkol siya sa pagdadalumat ng salita. Okay, pag sinabi natin pagdadalumat ng salita, so, dinadalumat ay ang salita ng may implikasyong abstrakto at tawag nito? May implikasyon abstrakto at philosophical. Ibig sabihin yung pagdadalumat natin ng salita, yun, napakalalim. Diba? Hindi lang siya yung pangitaon lang sa dictionary ang pagdadalumat ng salita. Okay? Ang ina-explain ko na dito, guys, is yung kung paano nagkakaroon, ginagawa ang pagdadalumat ng salita o dalumat salita. Okay. Dito, ginagamit ang salita hindi sa payak na paraan, bagkos sa mataas na antas ng pag-iisip. Okay? For example, ang salitang ito, hindi lang yan siya hanggang dyan, guys. Okay? May mas malalim pa yan siya na kahulugan. Okay? Yan ay matatalakay pa natin mga susunod na araw. Okay? Kung saan dito, sa ganitong paliwanag sa makatuwid, ginagamit at salita bilang konsepto sa larangan ng pagtsutsorya. Humihiwalay sa lexical o diksyonaryong kahulugan lamang ang salita at nililirip ito sa antas ng interpretasyon. Ano na nga ibig sabihin ng paglilirip? Ito yung very deep thought. Tapos kung paghihiraya, abstract conception na nangyayari sa atin. Ibig sabihin yan, yung salitang yan, hindi lang siya yung kahulugan niya, hindi lang hanggang dito. Bagkus may mas malalim pa. Okay? Okay. Dalumat salita. Okay. Isa sa mga halimbawa na nakita nyo dyan, ito, ginamit na agad yung panghihiraya. Okay? Yung salitang panghihiraya. Oops. Parang na, ano tayo? Panganiban. Okay, sige. Gamitin natin yung salitang hiraya. Okay? Paghihiraya. Okay? Ang panghihiraya ay nangahulugang mismo na ang paghihiraya ay upang maging malikhain ang isang palaisip. Yan talaga yung kahulugan niya. Okay? Para maging malikhain daw yung isang teorista. Okay? So, anong ginagamit natin dito sa paghihiraya? Ang ating ano? Sa paghihiraya, pag sinabi nating paghihiraya, ano yung ginagamit natin? Pag-iisip. Okay. Pag-iisip, sir. Ano pa? Ano yun? Ano yun? Yes. Yes, tama. Thank you, Solomon. Ayan. Tama, Solomon? Okay. Isa sa mga ginagamit... Solomon. Okay. Isa sa mga ginagamit natin ay ang... Yun, pag sinabi nating malikhaing pag-iisip, ito na yung imagination natin, okay? Sa paraang kognitibong konstruksyon ng makabuluhan, kahulugan at kakanyahan ng salita bilang dalumat, okay? Kung saan, tawag nito, itong pag-iisip na to ay napaka, ano talaga, high kaayo siya, di ba? Dili siya basta-basta lang. Hindi siya basta-basta na pag-iisip. Sinabi dito, malikhain. Okay? Pagiging malikhain. Okay. Bakit nandito itong sila lumat? Okay.
Kung saan yan, di ba yan yung pagpapakahulugan kay Dalumat? Okay? Yung kay Dalumat, ang pagpapakahulugan ay paghihiraya. Kung saan ang ibig sabihin ng paghihiraya ay yung malikain na pag-iisip ng isang purista. Ngayon, ito, dito na pumapasok yung lisensya ng isang scholar or purista na bumuo ng bagong salita sa dinalumat na teorya, kung saan yung panghihiraya. Okay? Kung saan, ito, yung salita mismo na panghihiraya, guys, gagamitin niya or idadalumat niya. Okay? So, ngayon, na, makikita nyo na kung paano idadalumat yung salita na panghihiraya. Okay. Diba, yung kahulugan niya ay ito, upang maging malikain ang isang teorista sa kognitibong konstruksyon ng kabuluhan, kahulugan at kakanyahan ng salita. Okay? Para ang paraan kasi niyan, ang paghihiraya daw ay paraan ng isang tao na gawing malikhain yung kahulugan ng isang salita, okay? O ng isang konsepto o yung salitang dinadalumat. Ngayon, dito sa number one, kung susuriin natin ang teorya o yung dinalumat, okay, ang teorya ulit, di ba, sabi ko, dalumat yan siya sa Filipino, na panghihiraya, batay sa etymology nito, nakatutok lamang ito sa dalumat na paglirip o abstraktong conceptualization. Okay? Sa abstrakto or masining na tawag nito? Pag-iisip. Okay, masining na pag-iisip. Okay? Kung saan, same lang sila sa dalumat, di ba? Parang ang dalumat at hiraya may halos magkapareha talaga. Magkapareha ang kahulugan. Dito naman sa number 2, ipinahiwatig nito ang distansya ng teorista bilang tagapagmasid, tagatanghod o tagasipat. Ibig sabihin hanggang sa paningin lang siya, okay? Ang another term ng tagapagtanghod na research ko, na kita ko yan kanina, parang pagtingin na ano na yan? Wait lang guys, hanapin ko muna. Ang tanghod ay yung pagtingin na may kasamang pagiging nabighani tayo, ganun. Subalit wala ito yung kapangyarihan ng haraya at paghihiraya na nakasahog sa konotasyon ng salita. Okay, kasi pag sinabi nating ito talaga yung parang tawag nito, idea niya or yung konsepto ng panghihiraya. 'Di ba? Kay parang 'di ba? Nasa ako. Wait lang din. Kasi napakaano kasi nito, comprehensive na talakayan. Okay. Okay. So dito, balikan natin ha. Diba kanina yung paghihiraya ay nangangahulugan na asa na yung paghihiraya? Abstract conception. Okay? Ibig sabihin, abstracto na pag, paglirip pala yun. Abstracto or yung very deep thought. Okay? Pag sinabi kasi natin paghihiraya, yung parang nag-imagine. Lumubog ng pag-iisip. Okay, diba? Ganyan yung feeling ng naghihiraya. Yung hindi din siya lutang, pero ano talaga yung pag-iisip mo, yung parang grabe, grabe yung pag-iisip mo, yung grabe ka mag-imagine. Okay? Kung saan, tawag nito, sa to. Pinagpahiwatig nito ang distance. Wait lang guys, nawala ko. Okay, kung saan, sige parang ayun, nakuha ko na, di ba?
dito sa panghihiraya, yung binigay na definition, yung bago lang, yung sa pag-conceptualize, ay yung wala pa na-conceptualize, di ba? Mas nakafocus ata siya sa, tawag nito, imagination, okay? Imagination, kung saan, parang lumayo na siya. Lumayo siya sa original niya na, tawag nito, original niya na kahulugan. Oo, di ba? Ang panghihiraya kay parang nakafocus lang siya sa imagination. Pero dito, ang nangyari, hindi na lang siya nakafocus sa imagination, okay? Bagkus, nakafocus na siya sa, tawag nito, yung kapangyarihan ng paghihiraya kung saan ito yung concept, abstract conception. Okay, yung pag ano na talaga, pag yung malikhain, malalim, komprehensibo na pag-iisip. Hindi na lang siya more on imagination. Parang ano na siya ba? Buo. Ano na siya? Yung sangkap niya, kompletong-kompleto na. Okay, dito, nakalagay sa makatuwid, kung nagdadalumat ang isang palaisip, okay, palaisip o yung teorista, kailangan na nakakapit ang isip niya sa paglilirit. Okay? Bilang isang teorista, guys, dapat, yun, abstrakto, masining, malikhain yung pag-iisip mo para makabuo ka ng konsepto. Ganyan yung ginagawa sa pagdadalumat ng salita. Ang salita lang yan, normal lang yan sa atin. For example, ang salitang tabang. Okay, tabang. Ano ba ang tabang? Tabang sa... Health. Okay, health. Ayan. Pero kapag dinalumat natin yan, guys, malalim ang kahulugan niya pa yan. May mas malalim pa siyang punto. Okay, kung saan, kailangan bilang ikaw, bilang isang teorista, okay, kailangan mo maging malikhain sa pagbuo ng konsepto o ng dalumat. Okay? Pagsisid sa kailaliman ng kahulugan. Okay? Diba? Kasi napasok ang dalumat o napasok ng paghihiraya ang dalumat kasi yun, sinisisid mo, ginagamit mo yung wildest dream. Diba? Meron tayong wildest dream para makabuo ka ng konsepto. Okay? Kung saan, ito siya, gagawin nyo to sa final. Okay? Sa final pa man, malalaman pa natin, may mga mababasa pa tayong mga sample para at least alam natin paano yung pagkabuo. Pero ngayon, aalamin muna natin kung paano sinisimulan yung pagkabuo ng isang dalumat. Okay, ibig sabihin, dahil sa imahinasyon, okay, tagakatha, tagasuri, siya sa, ibig sabihin, dahil sa tagakatha at tagasuri siya sa pagdadaluman. Okay, ikaw na teorista, guys, hindi lang ikaw yung mag-de-define, okay, ng isang salita o nung dinadalumat mo na salita. Bagkus, kailangan ikaw yung bumuo niyan at siyempre susuriin mo yan kasi hindi lang yan basta-basta na pagbuo ng konsepto. Kailangan may angkla ka, may inaangklahan ka na idea, okay, para makabuo ka ng dalumat. Ayan, oh, hindi lamang textual ito, bagkus visual din. Okay, saklaw din ang saklaw ng dalumat o pagdadalumat. Visual din naman ang ipinapahiwatig ng tsorya, ngunit palabas ito, nakatanaw ito. Ang punto niyan, guys, okay. Ayan. Ito, sa dalumat, eternal. Ito't nasasakop na ang pagtanaw na labas. Dahil hinihiraya na ito sa kognitibong pagtakbo ng isip sa loob sa ating kamalayan. Siyempre, pa kailangan linawin din kung ano yung kontekstong nakatali sa kahulugan ng teorya. Dahil sa mga maraming kahulugan ito batay sa anumang disiplinang tulad ng siyensya, agham, panlipunan, humanidades na sumususo rito o nakaangkla dito. Ibig sabihin yan, ang pagdadalumat ay hindi lang siya yung pagbigay talaga ng kahulugan, okay? Kailangan natin gamitin yung paghihiraya, okay? Yung mas malalim pa sa paghihiraya, okay? Ito yung tinatawag natin na, sana yung kanina, yung abstract conception. Hindi lang siya yung sa imagination,
Okay, hindi lang tayo mag-focus sa imagination. Bagkus mag-focus tayo sa abstract na pagkabuo, ayan, pagiging malikhain, pagiging kognitibo, ano yun? Kognitibo, tawag nito? Komprehensibo. Ayan, kailangan maging ganun yung pagpapakahulugan natin. Okay. Ayan. Dito. Okay, so dito sa number two, kanina, kung nare-remember ninyo, parang ito, binalik siya doon sa teorya. Okay, kung napansin niyo sa teorya, di ba, to seek, parang taga-masid lang siya, taga-tanghod, taga-sipat. Okay, ibalikan ko lang. Then, wala siya yung ano, ng paghihiraya. Tama? Balikan natin ha, yung sa teorya. Yung kahulugan ng teorya. Wala dito yung term na paghihiraya. Okay, ito. Diba sa teorya, more on to look, to see. Ayan. Pero, mas okay pala ito na pag, tawag nito pag hihiraya kasi hindi lang tayo nag-visualize, hindi lang yung about sa pag-visualize natin. Bagkus, sa ano pa, masining na pag-iisip, sa paghihiraya, okay? Kung sa tamang terminolohiya. Okay? Sige, magpadayon ka. Asa na ta na part? Ah, okay. Okay, so, asa na yan? Okay, sa dalumat. Okay, ulitin ko, kailangan natin, yun, linawin kung ano yung nakataling kahulugan sa teorya. Okay, sa yung salita na yan, di ba may tinatawag tayo na jargon? Yung mga words or mga terms na meron lang sa isang, ano, isang bagay. For example, ang lesson plan nasa education lang, tama? Ang word na lesson plan is nasa eduk lang. Okay? May mga words na or may mga salita na meron sa ibang kurso pero hindi natin ginagamit dito sa education na kurso. Kaya dapat kung gagawa kayo ng dalumat, yun, siguraduhin nyo yun kung asan siya na-align. Okay? Kung sa education ba kayo mag-focus or sa ibang course. Okay? Ito, pangalawa niya, na sinabi, hindi na bansot ang ating wika, hindi na kulang-kulang ang ating bokabularyo para sa talastasang theoretical o pagdadalumat. Hindi na totoong kailangan pa nating maghintay ng 100 taon para ma-intellectualisa ang wikang ito. Okay, ang pagdadalumat salita sa anumang binubuong teorya, mahalaga at makapangyarihan ang wika. Okay, sa tingin ninyo, bakit napakahalaga ng wika sa pagdadalumat salita? Okay, sinong gustong sumagot niyan? Bakit mahalaga ang wika sa pagdadalumat salita? O yung pagdadalumat natin ng mga salita? Bakit? Sa tingin niyo, ano yung rason? Bakit siya mahalaga? Okay, magtaas lang ng kamay yung ang gustong sumagot. Okay, ayun, si Obas, tama? Sige, Obas. Sir, napindot lang. Okay, napindot lang. Okay, sino? Sinong gustong sumagot? Okay, Suiko. Ulit, sagot ang question, sir. Taon to. Bakit mahalaga, ito kasi nakahilat, mahalaga at makapangyarihan ang wika. Bakit nasabi yan, na mahalaga at mapakapangyarihan ang wika, lalo na sa pagdadalumat ng salita. Para sa akin, sir, is mahalaga at makapangyarihan ng wika sa pagdalumat sa salita dahil ang wika ay siya ang nagsisimbolo bilang isang instrumento sa pagbuo ng isang salita, sir. Hindi mabubuo ang isang salita kung hindi tayo gumagay. Okay, yes, tama. Kasi sa wika nakaangkla ang lahat, guys. 'Di ba? Ang salita, 'di ba? Syempre, kung may salita ka, may wika. Okay.
Sa pagdadalumat, kailangan natin ng wika para makabuo ng konsepto o ideya. Kasi ang pagdadalumat, di ba? Okay? Ano na nga yung pagdadalumat? Okay, sino may idea kung ano ang pagdadalumat na? Kasi sa ating natalakay sa araw na ito. Para sa inyo, ano yung pagdadalumat? Ano yung ginagawa dito? Base doon sa mga example. Sino may idea kung ano yung pagdadalumat base doon sa mga example na natalakay natin? For example, yung kanina, di ba, sabi, ang pagdadalumat ay, di ba, ang teorya, ang ibig sabihin ng teorya ay yung to seek, speculate, tapos sinabi naman na ang dapat na gamitin na salita, imbes na teorya ay pagdadalumat. Kung saan iba yung kahulugan niya, di ba? Nakalagay doon na ang pagdadalumat ay yung paglirit or nakalagay doon yung abstractong konsepto at yung, ano pa yung isa? Yung very deep thought. Ayan. Very deep thought. Yung pag-isip ng malalim. Okay, bakit? Tingin niyo paano? Paano nangyayari ang, for example, yung ginawa nila sa salitang pagdadalumat. Okay, ano yung ginawa nila sa salitang pagdadalumat? Binigyan nila ito ng ano? Sumunod ba sila sa kahulugan ng teorya na galing sa Griego? Sumunod ba sila doon? Mas binigyan po nila ng malalim na kahulugan. Okay, yes. Mas binigyan nila ng malalim na kahulugan. Hulugan. Yan ang ginagawa sa pagdadalumat, guys. Okay? Yung salita, kala natin simple lang siya, pero mas sa pagdadalumat ng salita, binibigyan natin siya ng malalim na kahulugan. Yan yung halimbawa. Okay? Ang halimbawa mismo yung paggawa nila sa tawag nito sa ito, halimbawa, yung sa paghihiraya or very deep thought, malalim na pag-iisip. Okay? Kung saan, ang paghihiraya pala, hindi lang siya patungkol sa malalim na pag-iisip. Bagkus, patungkol din sa malikhain na pag-iisip. Okay? Lalo na sa, you know, pag malikhain na pag-iisip ng isang tao para makabuo daw ng bagong salita or bagong kahulugan o makabulang kahulugan. Okay? Ng salita na kanyang dinadalumat. Okay? Tapos, ano pa? Di ba kanina, ang teorya, nakapokus lang siya sa pag to seek, speculate, ayan o, kung saan, yun yung tagapagmasid, tagapagtanghot, tagasipat. Subalit, wala doon yung idea ng panghihiraya. Malayo siya sa panghihiraya. Kasi ang teorya, kanina, sinabi, patungkol lang siya sa parang halos visual lang siya, pero ang paghihiraya ay patungkol sa tawag nito sa tawag nito pagbuo ng malikhain na tawag nito na kahulugan o yung tinatawag natin, di ba, may tinatawag tayo na konotasyon. Ano na nga yung konotasyon? Sino may idea patungkol sa konotasyon? Kasi pwede natin siyang i-connect sa pagdadalumat. Ano na nga yung konotasyon? Sino? Sino may idea? Kung ano, dalawa yan, denotasyon at konotasyon. Sino nakakaalala kung ano yung dalawa? Denotasyon at konotasyon. Sino? Sige. Taas lang ng kamay kung sino may idea kung ano yung konotasyon at denotasyon. Meron ba? Okay. Okay, sige. Yung konotasyon at denotasyon, okay, ito yung pagpapakahulugan ng mga salita. Okay, pag sinabi nating denotasyon, ito yung kahulugan. Lexical ba yung term niya? Yung nanggaling sa diksyonaryo. Denotasyon ang tawag dyan. Pag sinabi nating ahas, ano ang ahas? Yung literal na kahulugan ng ahas. Diba? Isa siyang hayop. Hayop. Okay, hayop or reptile. Diba? Kakamang-kamang. Pwedeng venomous or non-venomous. Habang ang ahas sa
konotasyon, konotasyon tama iba. Okay, sa konotasyon, may iba na siyang kahulugan. Ano yung pwedeng ibang kahulugan ng konotasyon? Aksil. Betrayal. Oh, betrayal, traidor, kabit, unsa pa ba. Ganyan. Ganyan ang nangyayari. Yes, ganyan yung nangyayari, guys. Parang ganyan yung nangyayari sa pagdadalumat. Yun yung parang simple term niya. Pero pag sinabi nating pagdadalumat, mas malalim, ginagamitan siya ng paghihiraya, ginagamitan siya ng pagiging malikhain ng ating pag-iisip, lalo na sa pagbuo ng kahulugan. Okay? Kaya yun, nasabi na kanina, yung sa pangalawa niya na punto, di ba? Hindi bansot ang wika. Bakit? Bakit nasabing hindi bansot ang wika? Or hindi siya, yung wikang Filipino, hindi siya, ano lang, hindi siya basta-basta na wika. Bakit? Bakit nasabi? Dahil marami itong kahulugan, sir. Yes. Marami tayong kahulugan, marami yung tulad kanina. Tapos, nagagamit natin siya sa pagdadalumat. Imagine, di ba yung sa pagdadalumat, kung tayo ay gagawa ng dalumat, syempre bubuo tayo ng isang pipili tayo ng isang salita. Okay? Syempre dapat alam nating literal meaning at ano yung dalumat niya na kahulugan. Okay? Ang tabang, like yun, itong tabang na sinasabi ko, guys, isa to siyang pagdadalumat. Sample, isa ginawa siya ng kilala ko na teacher na prom NDMU. Okay? Dinalumat niya yung tabang ni, okay, pag sinabi natin yung tabang health. Pero ngayon, ano tong tabang kapag girelate siya sa, di ba, kanina sinabi dito na kailangan linawin kung anong konteksto. Okay? Kung asa ka na part, mag-focus. Yung sa kanya tabang sa panahon ng pandemya. Okay? Ang isang tao, may iba't ibang concept yan siya ng tabang sa panahon ng pandemya. Para sa iyo, sa panahon, halimbawa, nung panahon ng pandemya, ano sa iyo ang salitang tabang? Okay? Kung saan, yun, pinaliwanag ng mga in-interview niya kung ano yung para sa konsepto nila ng tabang. Okay? Na hindi lang siya nakapokus sa pagbigay ng pagkain, hindi lang siya nakapokus sa pagbigay ng damit, bagkus may mas malalim pa siya na kahulugan. Okay? Parang nakapokus siya sa pwede siyang ipasok dito yung pagmamalasakit sa kapwa. Ito yung pagbigay ng walang hinihinging kapalit, yan yung tabang. Okay? Diba? Kung napansin nyo, malayo siya sa kahulugan niya na health. Or yung sa literal niya kahulugan na health lang. Tama? Mas ano pa siya? Mas naging critical. Yun, na ano nyo ba? Naintindihan? Na sabtan siya sa akong example? Yes, sir. Opo, sir. Yes, so, ayun. Ganun yung nangyayari, guys. Ulitin ko, nag-iiba. Pag nagdadalumat tayo ng salita, tandaan talaga natin na or linawin natin kung saan tayo mag-focus, okay? For example, kung mag-focus tayo sa education, okay, ito na word, ano to siya? Anong konsepto ng tabang when it comes to education? Sige, tanungin ko kayo on the spot. Para sa inyo, ano yung word na tabang? I-apply nyo siya ka education man ang course nyo. Sa tingin niyo ano to siya? Bigyan nyo ng kahulugan. Yun na lang. Bigyan nyo ng kahulugan ang tabang na ang konteksto niya ay nakatali sa education. Kasi kanina, yung tabang binigay natin, ito yung kung sa panahon ng pandemya, ito yung pagbigay ng ano ng walang hinihiling kapalit. Kasi yan talaga ang nangyayari. Nangyari nung nag-start ang pandemya, di ba? May humingi ng tulong, binibigyan natin. Ngayon, gamitin natin yung tabang. Gawa natin siya ng konsepto sa education. On the spot to na pagdadalumat. Sige, sino may idea? Para sa inyo, ano yung tabang sa education na context? Okay, magtaas lang ng kamay. Para at least, parang ito na rin yung ano natin, pagtatapos. Kasi parang gi-apply na ninyo. Okay, sige. Para sa inyo, ano yung konsepto ng tabang sa education? Sino ang may idea? Ano kaya? Sino? Sino may idea? Sige, isipin nyo, paano nangyayari ang
ang konsepto ng tabang sa inyo ng mga education student? Okay, sige, Pedro. Paggabay sa mga mag-aaral po. Okay, yun. Pwede siya. Yes, okay, okay. Yun yun. Sige, Cuevas. Pagkakaroon ng karamay, sir. Okay, pagkakaroon ng karamay. Sa asan? Sa asa na part? Sige, ano ni mo specific? Kaya nasa education para, man dapat. Sige. Para matapos ang isang gawain, sir. Para diba? Yes, para, very good. Mahusay. Sino pa? Sino pa? Okay, si Obas. Pagkakabuklod-buklod ng mga estudyante para sa kanilang. Okay, ayan na. Gets na ninyo, nasabtan na ninyo. Okay, sino pa? Thank you, Obas. Yan, pagbuklod-buklod. Salis. Pagbibigay pag-asa. Sige. Go. Ano, putol ka ulit. Pagbibigay ng? Pag-asa, sir. Sa asa. Sa asa. Kasi dapat naka, ano tayo, naka-specific. Pagbibigay pag-asa. Okay, pwede siya. Pwede siya. Okay, thank you. Sige, si Canlas. Canlas? Pagbibigay ng kaalaman, sir, sa mga estudyante. Okay, pagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Soyko? Isang daan sa pag-abot ng pangarap, sir. Okay, isang daan sa pag-abot ng pangarap. Okay. So, I think nasabta na ninyo dyan ang pagdadalumat. Nagets niyo ba siya? Ang pagdadalumat ng salita? Naunawaan siya? Kasi parang naunawaan niyo base sa mga alibawa. Sir, medyo lang, sir. Okay. Pero tama yun, di ba? Bumuo kayo ng konsepto ng tabang sa education. Di ba? Ang layo nun sa literal niya na kahulugan. Di ba? Ang literal na ng kahulugan is to help. Okay? To help. Yun ang literal na kahulugan ng tabang. Pero ngayon, contextual, ang context niya is patungkol sa education. Yung sagot niya, yung pag, yun, yung sama-samang pag, ano ng mga gawain. Yes. Yun, pagtulong sa pag, ano na, pagsagot ng gawain. Ano pa yun yung, wala. Basta, yun, yung mga idea nyo kanina. Tama yun. Ganun yung paggawa ng konsepto, guys. Isa yun siyang, ginamitan nyo na yun siya ng paghihiraya. Wow. Okay? Kasi, hindi lang kayo, hindi lang kayo basta-basta na kumuha. Yung iba, binase sa kanilang karanasan, sa karanasan ng iba. Okay? Ganyan yung ginagawa sa dalumat, guys. Okay? Hindi tayo nakapokus sa literal na kahulugan. Mas, pinapalalim pa natin yung idea or yung konsepto. For example, pinalalim natin siya sa education. Ano yung term na tabang, word na tabang sa education? Ayun, yung mga sagot ninyo, yes, tama yun. Align siya sa word na tabang. Ganun yung pagdadalumat. Tama yun siya, guys. Napakahusay. Ngayon, tawag nito, na-confirm natin na, yes, na-confirm talaga natin na yung sinabi kanina, yung sa intro, hindi hikain ang wika ng Chorya o yung wikang Filipino natin. Okay? Diba? Hindi siya, hindi lang siya basta-basta. Okay? Hindi siya, hindi, dapat, diba? Dapat hindi mababa ang tingin natin sa wika. Kasi base doon sa, base sa ginawa ninyo kanina, na, sa pagbuo natin ng idea or konsepto ng tabang sa education, masasabi mo bang hikain pa rin ang wikang Filipino? Hindi, sir. Hindi, okay, sir. Hindi. Bakit? Bakit? Ano palang ginawa natin? Dahil bumubuo tayo ng isang mga malilikhaing mga salita, sir. Okay. Mga malilikhaing salita o maliliat o mga pangungusap. Okay, o definition o kahulugan ng salita. Diba? Sa pamamagitan ng wika natin, wikang Filipino, nakabuo tayo ng konsepto ng tabang sa education. Kasi yung tabang lang ng alam ng mga tao is yung mag-help. Okay, pagsabi, okay, diba? Tama. Yung pagtulong, tulong, ganun lang, mag-help. Pero kung i-connect natin siya, i-relate natin siya sa ibang context, like education, yun, yung mga sinagot nyo kanina, napakahusay, na, oh my gosh, I'm, ang saya ko ngayon kasi
maganda, maganda yung naging talakayan natin kasi na-apply nyo agad yung pinag-usapan natin. Okay? So, ayun, diba? Itong subject kasi natin guys, more on reading siya pagbabasa tulad ng sa binasa kong panimula ng ating syllabus. Yun, more on basa siya para mas maunawaan natin yung topic. Kasi kapag hindi natin binasa yung sinend ko na article kahapon, syempre medyo hindi tayo makarelate. Okay? Kung napansin ninyo, malalim yung talakayan doon pero mas pinababaw ko lang dito. Kasi diba, kung na-open yung article, napakalalim nung talakayan. Tama? Murag dili siya makaya sabton. Tama ba? Or ako lang ang dili nakasabot ato na article. Na yung pagbasa niyo ng article guys, kaya ba siya or hindi? Kaya ba siya? Guys, nandiyan pa ba kayo? Nandito pa sir, buhay pa. Okay. Base doon, kung binasa niyo 'yon, naintindihan niyo ba siya agad? Yung article? Hindi sir, kinakailan okay. Pa malalim ang pag-iisip. Okay, 'di ba kailangan siya ng ano talaga malalim na pag-iisip. Kaya dito sa klase natin mas gikuha ko lang yung mga highlight, yung mga important tapos ginawaan ko ng paraan para mas mababaw lang yung pagpapaliwanag para makuha niyo talaga yung punto kung ano yung ginagawa sa pagdadaluman. Kung saan sa pagkatapos kanina ng klase natin nakuha man ninyo kaya congratulations. So proud of you guys kasi nakuha niyo yung punto ng pagdadaluman. Okay? At dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Okay? So bukas as in-